Magandang hapon sa ating lahat. Andito naman po ako para sa isang hapon na puno ng kaalaman at sigla. Bago ko po simulan ang talakayan ay magkakaroon muna tayo ng panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa isang namang araw na kami ay nabubuhay. Nawa'y bigyan niyo po kami ng patnubay na kami ay magkaroon ng kaalaman ngayong hapon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago po simulan ang aking talakayan ay magkakaroon muna tayo ng palaro. Ang palarong ito ay tinatawag kong hula-hula-pabula. Madali lamang ang larong ito sapagkat magpapakita lamang ako ng mga hayop na siyang pangunahing tauhan sa isang pabula at inyong huhulaan. Paramihan lamang ng puntos ang inyong gagawin at kung sino man ang may pinakamaraming puntos na nalikong ay siyang magkakaroon ng gantimpala. Ng 10 puntos. Ang puntos na iyon ay maaari kong idagdag sa inyong quizzes o kaya naman sa inyong performance task. Ngayon ay pupunta na tayo sa ating talakayan. Base sa naging inyong palaro, ano sa tingin niyo ang ating magiging talakayan ngayon? Tama, ang ating tatalakayan ay tungkol sa mga pabula. Ano nga ba ang pabula? Ang pabula ay isang uri ng panitikang nagsasalaysay sa isang simpleng kwento na nagtatampok sa mga hayop bilang tauhan. Halimbawa, ang tatlong biik at ang lobo. Ang pabula rin ay isang mahalagang bahagi ng panitikan. Kung ang manunulat ng kwento ay tinatawag na kwentista, ang manunulat naman ng tula ay tinatawag ng makata. Ang manunulat naman sa pabula ay tinatawag na pabulista. Naging tanyag rin ng Gregong pabulista na si Aesop. Kabilang rin sa mga nakilalang pabulista ay sina Babrias, Philodorus, Romulus, Hesiod, Achilles, Archilos, Socrates, Phalacrus at Planudes. Kabilang sa mga nagpalaganap ng pabula sa daigdig ay si Odo ng Cheriton noong 1200, si Marie de France noong 1300, si Jean Lafontaine noong 1600, si G.E. Lessing noong 1700 at si Ambrose Bierce noong 1800. Naging tanyag rin ang obrang maestra ni George Orwell na Animal Farm. Ang pabula ay simple lamang pero ito ay nakapagtuturo ng kabutihang asal sa mga kabataan. Ang bukang bibigyan nito ng mga pare, guro at profesor. Magandang araw mga bata. Ngayong araw na ito ay babasahan ko kayo ng isang maikling pabula. Ang pamagat ng pabulang ito ay pinamagatang Ang Matsing at Ang Pagong. Ang pabulang ito ay sinulat ng ating dakilang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kaya sana naman ay makapulot kayo ng mga magagandang aral ukol sa aking binasang pabula. Sina Pagong at Matsing ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong, subalit si Matsing ay tuso at palabiro. Isang araw, binigyan sila ni Aling Muning ng isang supot ng pansit at hindi nagtagal ay nagyaya na si Pagong nakainin na ang pansit. Ngunit sinabi ni Matsing na nangangamoy panis na ang pansit kung kaya siya na muna ang unang titikim nito. Hanggang sa naubos ni Matsing ang pansit at walang natira para kay Pagong. Humingi ng tawad si Matsing dahil naubos at hindi nakakain si Pagong ng pansit. Dahil sa likas na mabait at pasensyoso si Pagong, hindi na siya nakipagtalo sa kaibigan. Sa kanilang paglilibot sa kagubatan, nakakita si Pagong ng isang puno ng saging at pinaghahatian nila ito. Ngunit ang kinuha ni Matsing ang parting taas dahil ayaw na daw niyang magpatubo ng mga dahon. Kaya't ang bandang ibaba na punta kay Pagong ay may mga ugat at umuwi na sila upang itanim at patubuin ang puno ng saging. Umuwing malungkot si Pagong, dala ang kanyang kalahating bahagi ng saging na may ugat. Samantalang si Matsing ay masayang umuwi, dala ang madahong bahagi ng puno. Inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw dinidiligan niya ito
at nilalagyan ng pataba ang lupa. Ganoon din ang ginawa ni Matching. Subalit, makalipas ang isang linggo, nalanta ang tanim na saging ni Matching. Si Pagong naman ay natuwa nang makita ang umusbong na dahon ng puno ng saging. Lalo nitong inalagaan ang tanim hanggang sa mamunga ito ng hitik na hitik. Nainggit si Matching na makita ang bunga ng saging sa halaman ni Pagong. Di naglaon, nagyaya na si Matching na kainin na ang saging na tumubo sa puno ni Pagong at pumayag naman ito. Ngunit hindi makaakyat si Pagong kung kaya nangako si Matching na siya na lamang ang aakyat sa puno at lalaglagan na lamang niya ang saging. Nang saging si Pagong, pumayag naman si Pagong sa alok ni Matching. Subalit nang makarating na si Matching sa taas ng puno, kinain niya ang lahat ng bunga ng puno. Wala itong natira para kay Pagong na nananatili sa taas ng puno si Matching at nakatulog ito sa sobrang kabusugan. Galit na galit si Pagong kay Matching sa ginawa nito sa kanya. Kung kaya habang natutulog ito sa sobrang kabusugan, naglagay ng mga tinik sa ilalim ng puno si Pagong. Nang magising si Matching, ay nakita niya ang tinik kaya tumingi ito ng tulong kay Pagong. Ngunit tumangging tumulong si Pagong at iniwan na lamang doon si Matching. Makalipas ang sandali, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Walang nagawa si Matching kundi bumaba sa puno ng saging. Nasaktan ito sa mga tinik na nakatusog sa puno ng saging sa kanyang pagbaba. Kaya nangako siya sa sarili, nagaganti siya kay Pagong. Kinabukasan, kahit mahapdi pa rin ang mga sugat ni Matching ay hinanap niya si Pagong. Nakita niya itong naglalakad sa may kakahoyan. Kinuha ni Matching si Pagong na takot na takot. Nagtanong si Pagong kung anong gagawin nito sa kanya at sinabi ni Matching na tatanta rin siya nito ng pinong-pino. Nag-isip ng paraan si Pagong para maisahan ang tusong Matching. Kaya ang sambit nito kay Matching na kapag tinadtad siya nito ay dadami siya at susugurin siya ng mga ito at kakainin. Nag-isip ng malalim si Matching at naisip nito na sunugin na lamang si Pagong. Ngunit nangatwiran na naman si Pagong na hindi naman tinatablan ng apoy ang kanyang makapal at matibay na bahay. Kaya muling nag-isip si Matching hanggang sa maisipan niyang pumunta sa dalampasigan at doon na lamang itapon si Pagong. Lihim na natuwa si Pagong. Nagpanggap itong takot na takot. Tuwang-tuwa si Matching sa pag-akalang magagantihan na niya si Pagong. Todo lakas niya itong itinapon sa dalampasigan. Nagulat ito nang makitang marunong lumangoy si Pagong. Ang bilis-bilis ng pagkilos si Pagong sa tubig. Kung mabagal ito sa lupa, ay parang ang gaan-gaan ang katawan nito sa tubig. At naghahalakhak si Pagong na sabihin kay Matching na lumangoy sa dalampasigan. Malungkot na umuwi si Matching. Naisip niya na napakasakit pala maisahan ng isang kaibigan. Naramdaman niya kung paano masaktan kapag naloko ng isang kaibigan. Mula noon, nagbago na si Matching at hindi na sila muling nagkita ni Pagong. At dito lang po nagtatapos ang ating pabula. Maraming salamat sa pakikinig. Tapos niyo pakinggan ang maikling kwento tungkol kay Pagong at kay Matching. Ngayon ay may gagawin tayong pagsasanay. Ako ay magtatanong at sasagutin niyo ang bawat tanong na ibibigay ko. Itaas lamang ang mga kamay na mga gustong sumagot. Huwag sumagot kapag hindi ko tinawag ang inyong pangalan. Nagkakaintindihan ba tayo? Unang tanong, ano ang ugnayan ni Pagong at Matching? Sige, sagutin, Cruz. Tama, sila ay matalik na magkakaibigan. Pangalawang tanong, ilarawan si Pagong at si Matching? Sige, sagutin, Reyes. Tama, si Pagong ay matulungin, samantalang si Matching naman ay tuso at palabiro. Katlong tanong, sa kanilang paglilibot sa kagubatan, ano ang nakita nila Pagong at Matching? Sagutin, Sir Veda. Tama, ang nakita nila ay puno ng saging.
Noong nakita nila ang puno ng saging, ano ang ginawa nila dito? Sagutin, Fentes. Tama. Nagpa siya magkaibigan na paghatian ang puno ng saging. Maraming salamat sa lahat ng nag-participate o sumagot sa mga tanong na ibinigay ko ngayong araw na ito.